Mga pariente, ito na po yung ating update. Pinali po ito ng ating bahay kubo. At uunahin ho natin ho yung mga nadagdag ho rito. Ito ho yung footpath. Ito yung nadagdag. At saka ito ho yung katatapos lang na ating dirty kitchen. Ito ho yung ating dirty kitchen. Katatapos lang ho nito. At mayroon ho siyang ano, nipa na bubong. Tapos yung kesame niya, nayari sa kawayan. At actually mga pariente, yero ho ito. Yero ho ito at pinatungan lang ng ano, nipa. Tapos binalot ho ng range net para naman ho hindi siya ho matutuklap kung sakaling malakas yung hangin. Ito na, yun yung ating ano, abuhan. Yung ating video, dito tayo magluluto, mag-ihaw-ihaw. At dito naman ho sa ilalim, dito rin ho natin ilalagay yung ating mga gamit. At dito sa gilid niya, mayroon ho tayong laboratory ho rito. Actually, yung kulang nito, ito na lang ho yung faucet. Nakahanda na rin ho yung ano, yung fitting, yung ano niya, yung tubig at saka yung fittings. Ito yung linyada sa ating tubig. Ready ready na ho ito. Ito na lang ho yung kulang rito. At kung napapansin niyo, may nakabaon na text crew ito kasi yung buong istruktura ho nito ay gawa ng ano, tubo. Gawa ho ng tubo, binalot lang ng kawayan para naman ho siya ay magbukhang native ang dating ho. At dito sa tagiliran, mayroon din po tayong duyan ho rito. Pwede rin tayo magpapahingaw rito kasi ano, hindi ho rito naiinita ng husto kasi nasa ilalim ho kasi tayo ng akasya. At wala naman hong gaanong pinagbago ng ating bahay kubo. At sisili po tayo sa ating restroom. Ito po yung ating restroom. Mayroon po tayong maliit na lavatory rito. At dito naman yung ating faucet. Nandito na rin hong ating tanki ng ano natin, gas range. Dito wala hong pinagbago nung huling video ko. At ito mayroon ho tayong maliit na lamesa rito. Mayroon tayong apat na upuan. At marami hong nagtatanong, masyado raw hong payatot yung ating poste. Yung pinaka poste ho natin. Kung mapapansin ninyo, mayroon hong nakabaon dito na mga screw. Kasi nga ho, yung buong istruktura nitong ating kubo ay gawa ng kawayan at binalot lang ng kaway, gawa ho ng ano, yung buong istruktura po natin ay gawa ho ng tubo at mga steel bars, mga angle bars. Yan, binalot lang ng kawayan para ho magmukhang native. Kung napapansin, mayroon hong text crew rito. Kasi yung ilalim niyan ay angle bars. Tapos nilagyan ho ng S4S na kahoy para naman ho ay may mapagbaunan ho ng pako doon sa ating kawayan na sahig. Lahat na lahat ito ay ano, gawa ng kubo at sa mga bakal. Kaya matibay ho itong ating kubo. Medyo maliit nga lang yung tingnan yung poste pero napakatibay ho nito mga pariente. Pati ho ito lahat-lahat. Mga yari po sa tubo ito. Kaya hindi nagkakalog. Hindi ho makalog ho ito kahit ididiin mo ng husto. Dahil yung buong istruktura ho nito ay gawa ng mga tubo, bakal,
pati rin yung mga rafters ng ating bubong, ayari ho ng ano, yung steel bars. Wala hong kawayan ho rito sa ating rafters. Puro ho ito, ano, steel bars. Tapos yung mga main structure dyan sa taas, puro tubo ho yan. At hayong pang ano na to, natin, pangbalot ng ano, yung ginapin nating ano, pangtali ng ating kugon na bubong, ay hindi ho tangsi yan. Yun po ay cable tie. Kaya nga ho tayo medyo napamahal. Yung iba nagsabi na sobrang mahal daw yung ginastos. At dahil dito sa mga materialis na ginamit ho natin, at dito naman sa loob, wala naman hong pinagbago. Ito pa rin ho, yung wala hong pinagbago ho rito. Yan. Yan po. Sa akin lang po, kung kukopyahin ninyo ito, sa akin lang, yung dapat medyo babaguhin ito, ito lang ho yung bintana niya. Kasi pag nakabukas ho ito, hindi na ho po pwedeng madaanan yung ating balkon kasi napakaliit ng ating balkon, napakasikip yung ating balkon. At isa sa dapat baguhin, kung sakaling gumawa ho kayo ng katulad nitong bahay kubo, eh ito ho yung balkon ho natin, napakakitid ho. Pag medyo may katabahan ho yung pumasok rito, eh medyo mahihirapan. Masikip talaga kasi 50 lang ito eh. 50 centimeters lang itong sukat niya. Kasi, ang nangyari ho kasi, mga pariente, hindi ho ito kasama sa original na disenyo ho natin. At ang instruction po ng may-ari, sabi niya eh, maganda kung mayroon hong 360 degrees na matatanaw ho yung paligid. Kaya po ito ating dinadagdag, ito ho yung balkon. Tama naman, kasi ito na ho yung matatanaw ho natin rito sa ating balkon. Yung buong paligid ng ating kubo. Kung mapapansin ninyo, dati doon banda, sa may unahan doon, masukal na masyado. Dati masukal ho yun masyado doon. Eh ngayon, napakano na. Makikita na ho natin, matatanaw ho natin hanggang doon sa dulo. Kung mapapansin din ninyo, mayroon hong istruktura doon sa unahan. Yun po yung ating pangalawang goat house. Rito sa paligid ng ating kubo kung saan ipunong-puno na ho sa mga tanim. At bago ko ano tapusin yung video ko, at ako'y nagpapasalamat kasi ako po ay kaya nga ako gumawa ng ano pinali ng ating bahay kubo kasi na-overwhelm po ako sa maraming nag-appreciate, humahanga dito sa ating bahay kubo. At mayroon din namang ano, negative comments, at yan po ay nirespeto rin ho natin. Kasi yung comments nila, nagbabase lang din kung ano ho yung nakikita nila. At tatapusin ko na lang itong video sa pagpapasalamat ho sa ano, maraming nag-a-appreciate ng ating bahay kubo. Ito.